Mga kapatid, sa ating banal na ebanghelyo ay ating mapapagnilayan na ang 30 bahagi. Ang una po ay ang kanyang pagsumpa sa puno ng igos. Pangalawa po ay ang paglilinis sa templo. At pangatlo, ang tungkol po sa kapangyarihan ng panalangin na may pananampalataya. Isinumpa po niya ang puno ng igos sapagkat wala po siyang bungang nakita. Sapagkat kakaiba po ang puno ng igos bago po sabihin natin lumabas ang dahon, nauna po na lumabas muna ang bunga. Pero nakita ng Panginoon maraming dahon pero walang puno ng igos. Kaya may hinanakit na sinabi niya, wala nang makakakain ng iyong mga bunga. At ito po ay larawan sa ating lahat na tayo pinagkalooban ng Diyos ng napakaraming mga biyaya. Dapat sana ay magbunga ang ating pagiging Kristiyano, magbunga ang ating pananampalataya at makita ito sa buhay na mga gawa. Pangalawa ay ang paglilinis ng Panginoon ng templo. Sinabi ng Panginoon ng buong giting at katapangan, ang bahay dalangan ng aking ama ay ginawa ninyong pugad ng magnanakaw. Sapagat ang templo ng Panginoon ay naging daan ng komersyo kung saan nagpapapalit ng salapi na napakalaking tubo. At gayon din, naroon ang mga tupa na inialay sa templo na sobrang mahal. Kung kaya naman, ito ay nakita ng Panginoon na ginagawang sentro ng komersyo. At ito rin po ay isang paalaala sa atin na ang biyaya ng Diyos kailanman ay hindi po ipinagbibili. Kaya po, yung mga nagtetext sa akin, magkano po ang misa? Ang sagot ko po ay, wala pong bayad ang misa. Ang ibinibigay po niyo ay alay sa Diyos. Kailanman ay hindi po natin mababayaran at matatapatan ang biyaya ng Diyos. At kung kayo man po ay mag-alay, ito po ay galing sa puso. Kung anong ipagkaloob ninyo, yun po ang inyong inialay. At sa pagbibigay po ng inyong love offering, ay lagi nating tatandaan, ito ba ang katumbas ng aking pagmamahal, pananampalataya, at pagpalithandog sa Panginoon. Ito ay naglalarawan ng ating gratitude, ng ating pasasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin. Pangatlo ay ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sabi ng Panginoon, manalig kayo at pwede ninyong sabihin sa punong kahoy na mabunot at matanim sa kabila. At pwede rin yung sabihin sa bundok na lumipat at ito ay susunod. Makapangyarihan po ang pananampalataya. Sabagat kung meron tayong pananampalatayang kasinlitang butil ng mustasa, ay magaganap po ang himala. Sa panahon pong ito ng pandemya, marami po tayong dapat paniwalaan. Number one, maniwala tayong mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan at iiwanan. Manampalataya tayong maganda ang plano ng Diyos sa atin na sa kabila ng mga trahedya, makapangyarihan ng Diyos, pwedeng-pwede niyang baguhin at sabihin natin, He can transform our grief into joy. He can transform our Good Friday into Easter Sunday. At pwedeng-pwede niya baguhin ng isang trahedya bilang daan ng pagpapala at mga biyaya. Amen.